Sa pagpasok ng taong 2015, isang malagim at malakot na trahedya ang sumalubong sa mga residente ng Barangay Apolonio, Samson, Quezon City. Tinatayang humigit kumulang 2,000 kabahayan ang natupok sa nasabing sunog. Ayon sa aming panayam, isang paputok na kwitis ang tinitinang dahilan sa nasabing sunog. January 1 before 6 a.m., nag-umpisa ang sunog dahil sa paputok na naipasok sa bahay na walang tao. Ang natamaan po, 2 point something hectares from Kaingin Bukid hanggang sa side ng Cypress Village. Nung ano po, paggising po namin nung umaga, alas 5, sabi nila alas 5 daw nangyari. Pero alas 6 na po kami nagising kasi malayo-layo pa man po sa amin yung sunog. Nagtakbuhan na po kami. Tatlo po yung anak ko, ginising ko po. Dala-dala ko po yung ano, yung kumot lang po nadala ko, tapos kasi kakagising nga lang po Yun po, tupok po lahat ng gamit namin. Yung sinimulan po ng sunog, malapit po kami doon. 5 bahay po kami bago sa amin. Tapos yung pamangkin po ng asawa ko, sinabihan ko po yung ano, ilabas na po yung anak ko. Kasi ako lang mag-isa doon, tapos yung asawa niya. Tapos po, umakyat po ako sa bahay, tapos kumuha po ako ng mga requirements sa taas. Tapos yung damit po ng anak ko, yun po, sinip ko. Tapos po, yun na, lumabas lang po ako. Tapos yung daladala ko lang, yung damit lang po ng ng anak ko. Tapos kunting damit ng asawa ko, tapos sa akin. Yun lang po, isang drum, malaking drum po ng buhat ko. Hindi ko akala na buhat ko yun. Hindi madaling naapula ang sunog dahil nahihirapan ang mga bumbero na makapasok sa nasabing lugar. May tinatayang humigit kumulang 4,000 kapamilya ang apektado sa nasabing sunog. Karamihan sa kanila ay mga nangungupahan. Sa pagkikipag-ugnayan sa parokya ng nasabing lugar, nakiisa ang kapatirang Pransiskano sa pagtulong sa mga nasunugan. Ang napakagandang ipinapakita dito sa relief na yan, napakarami talaga na nagpapadala. Maliit man kahit na isang bilao ng biko para sa mga volunteers ay may nagbibigay. At yung wala namang maibigay ay tumutulong sa pagpapak. Immediately thereafter, on the following day, nagkaroon na kami ng solicitation for donation to the fire victims. Agad-agad na ipinalam ng kapatirang Pransiskano sa iba't ibang komunidad at sa mga taong walang sawang sumusuporta sa misyong Pransiskano, at marami ang tumugon sa nasabing gawain sa pagtulong sa mga nasunugan. Kasama ng mga volunteers ng parokya ng Most Holy Redeemer Parish, sama-samang inihanda ang mga dumating na tulong tulad ng bigas, canned goods, noodles, school supplies at marami pang iba para sa mga nasunugan. Isa sa konkretong pagsasabuhay ng misyon bilang Kristiyano at bilang isang Pransiskano ay ang walang sawang pagtugon sa iba't ibang sitwasyon sa lipunan. Ang handang pagtulong at pagkalinga sa mga taong higit na nangangailangan. Kasama ng buong kapatirang Pransiskano sa Pilipinas, kami ay nakikiisa sa pagtugon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kunting tulong o ambag sa mga pamilyang nasunugan sa Barangay Apolonio Samson, Quezon City. Nawa ito'y magdulot ng muntik na ginawaan. Isa lamang ito sa mga hakmangin at gawain para sa pagsasakatuparan ng hangarin ng simbahan sa Pilipinas. Para sa taong ito, kung saan pinagdiriwang ng buong simbahan sa Pilipinas ang taon ng mga dukha. Noong 31 ng Enero, sa ganap ng 3 ng hapon, ay masayang ibinahagi ang mga tulong para sa biktima ng sunog. Kaisa ang buong kapatirang Pransiskano sa misyon ng simbahan sa Pilipinas sa pagtugon sa nangangailangan, lalong-lalo na sa mga dukha. Po, malaki yung
ano namin na marami pong tumulong sa amin sa mga damit, mga pagkain. Maraming maraming salamat po. Handa po, nagpapasalamat na lang kami sa tulong na binigay niyo sa amin. Huwag kong manghinawa sa pagtulong, maliit man po o malaki ang maibibigay na pagbabalik. Pasalamat po sa ating Diyos. Ang misyong Pransiskano ay naging ganap dahil sa biyaya ng Diyos at biyayang handog ng mga taong walang sawang sumusuporta sa misyong Pransiskano. Sa ngalan ng buong kapatirang Pransiskano, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong tiwala na kami ay maging daluyan ng inyong awa at malasakit para sa ating mga abang kapatid. Maraming salamat po.